Hi, magandang araw uli sa inyo. Ako po si Architect Ed. Welcome sa isa na namang video tutorial tungkol sa architecture, construction, at project management. Kung hindi ka pa subscriber dito sa aking YouTube channel, ini-invite kita na mag-subscribe at i-click yung notification bell para sa higit pang updates. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa finishes ng floor at ang pinaka-common na ginagamit para i-finish ang ating mga floor ay tiles. Kaya pag-usapan natin iba't ibang klase ng tiles at sana matulungan ka ng video na ito para makapag-decide kung anong klaseng tiles ang gagamitin mo. Check this out! Lumipas na yung mga panahon na ang ginagamit nating pang-finish sa sahig ay yung kulay pula na pangkulay ng semento, yung colored cement, no? At nasanay tayo noon na pinapakintab natin siya gamit yung floor wax tsaka yung pagbubunot. Siguro nung bata kayo, inuutusan din kayo na bunutin yung sahig. Ako rin, pati sa school. Pero lumipas na yung panahon na yon at dumating nga ang sistema ng pagta-tiles. Maraming klase ng tiles. Nandiyan ang vinyl, nandiyan ang ceramic, nandiyan ang vitrified o porcelain tiles, at iba pa. Kaya tingnan natin, ano-ano ba itong mga klase ng tiles na ito, tingnan natin mga properties nila para malaman natin kung saan sila pwedeng gamitin at kung ano ang i-expect natin tungkol sa durability, no? Sa ease of installation at maintenance. Kaya unahin natin pag-usapan yung vinyl. Ang vinyl tiles ay gawa sa isang uri ng plastic na kamag-anak ng mga ginagamit din nating PVC pipes, no? Dahil yung PVC, ibig sabihin nun, polyvinyl chloride. So, isa sa mga material ng tiles na ito ay yun ngang vinyl. At halo-halo na rin siyang layer. Mayroong luxury vinyl, yung magagandang klase talaga na akala mo talaga ay kahoy siya, na available sa mas makakapal na thicknesses. At meron din yung roll na vinyl. Ngayon, yung vinyl, hindi na lang siya mabibili sa size na 30 by 30 centimeters. Meron na siyang planks, yung mahaba na parang tabla. At meron siyang available na size na mas makapal pa sa 2mm, no? Meron 3mm, 3.5 at iba pa. Meron siyang iba-ibang klase, no? Merong type ng vinyl tiles na scratch-proof at intended sa heavy foot traffic na gamit. Yun yung mga nakikita natin ngayon sa mga stores, no? Na mga product ng Apo, Kent, at iba pang mga brand. Usually, yun ay mayroong grain o mayroon siyang haspe ng kahoy na kapag kinutkot mo ay hindi siya nasusugatan. Scratch-proof na siya. So, ito yung mga klase ng vinyl na magandang gamitin ngayon. Pero, mas mahal din siya ng konti, no? Compared sa ilang mga klase ng tiles. Ang maganda dito sa vinyl na ito, madali lang siyang ikabit. No, minsan nga, ang ginagamit lang namin dyan yung contact cement o yung tinatawag natin na rugby. Pero yung ibang brands, meron siyang sariling adhesive na ginagamit. Madali rin lang siyang palitan. At madali rin lang siyang tanggalin kung kailangan mo ng repair. Kaya, may re-recommend ko yung vinyl kung ang gamit ng kwarto mo ay for sleeping lang talaga, bedroom siya. Hindi naman siya talaga nagagasgas. O kaya naman ay sa mga offices, at sa mga rooms na hindi masyadong heavy ang foot at ang mga gamit, no? Yung foot traffic at yung pag-uusog-usog natin ng mga furniture natin. Maganda rin tong vinyl tiles na ito. Ang isa pang anyo ng tiles ay yung ceramic. At maraming ano yan, iba-ibang type. Pero yung basic na ceramic tiles, yun yung pinakamurang klase ng
tiles, no? Gawa ito sa clay at tubig. At ang problema lang dito sa tiles na ito, dahil mura siya, hindi siya ganun katibay. Tsaka malakas din siya mag-absorb ng tubig dahil gawa nga siya sa clay, no? Kung makikita mo siya sa tindahan, yung ilalim niya ay kulay paso o kaya ibang kulay compared dun sa ibabaw. Kasi yung ibabaw ay digitally printed yung design, no? O kaya naman mayroong in-apply na pang gloss material, no? Para magkaroon siya ng makintab na surface. At saka pag kinabit mo itong ceramic tile, usually ang sukat nito ay 30 by 30 o mas maliit pa, o kaya 40 by 40. Bibihira yung mas malalaking size doon, no, kung itong ceramic tiles na ito ang bibilin mo. Pag ikinabit mo siya, kailangan meron siyang konting gap, no? Kasi may tendency siya na mag-expand pa. No, kaya ang ginagawa dyan ng mga tile setter, binababad muna sa tubig, no, para mag-expand na siya. Pag kinabit siya, hindi na siya uli mag-expand, no. Ang tendency naman ay mag-shrink siyang konti. So, kung budget ang iyong main consideration sa iyong gagawin na finishing ng flooring mo, maganda yung ceramic tiles. Hindi ko lang siya i-recommend kung gagamitin mo siya sa mga sahig na palaging nababasa. Kagaya ng laundry area, o kaya lalo na swimming pool, no? Huwag kayong gagamit ng ceramic tile sa ganyang application. Meron talagang tiles na para sa swimming pool. Pero yun nga, dahil nga ceramic siya na gawa sa clay, meron siyang mataas na water absorption property. So, sisip-sip siya ng tubig. Ang tendency nun, mamamaga siya. Pag namaga siya, eh, mag-uuntugan sila ng kabilang tiles at kakapak siya. O kaya aangat siya, aalsa. So, kung sa bedrooms, sa living rooms, na hindi naman nababasa, okay lang itong ceramic tiles. Hindi rin siya pwedeng gamitin na pang exterior. Bakit? Kasi kukupas yung design niya. Ayan yung katangian nitong ceramic tiles. Meron namang mas magandang version ng ceramic tiles. Ang tawag dito ay porcelain. O kaya ay vitrified porcelain. Ang kaibahan nito sa ceramic, oo, gawa rin siya sa clay, pero sa mas magandang klase ng clay, no? Yung mas matibay na klase ng clay ang gamit dyan, no? Yung tinatawag na kaolin clay. Tapos, mas niluto siya sa higher temperature, no? Ang tawag doon ay vitrification, kaya tinatawag din siyang vitrified porcelain tiles, o kaya vitrified ceramic tiles. At ang appearance nito, pag tinignan mo, mas makapal siya, number one. Tapos, makikita mo yung itsura niya ay mas malaki, tapos mas makintab. At dahil mas makapal siya, mas matigas siya at mas matibay compared sa ordinary na ceramic tiles. Maganda itong tiles na ito dahil scratch-proof na rin siya, hindi kumukupas. Kaya pwede mo siyang gamitin kahit sa exterior flooring mo. Kaya lang, syempre, expect mo na mas mahal ito. Mas mahal din ang installation nito dahil mas malaki ang tiles na lalagyan mo ng adhesive. Mas makapal siya, so mas mabigat siya. Pero ang kagandahan nito, dahil nga mas malalaki yung sukat ng tiles, mas konti yung makikitang guhit. At ang totoo, halos zero-zero siya, no? Pwede mo siyang ipagdikit ng gusto, hindi kagaya sa ceramic tiles na mayroong kang konting gap, no? Siya, pwede mo siyang pagdikitin ng gusto. Bakit? Kasi hindi na siya mag-expand. Dahil sa matinding pag-iinit sa kanya na ginawa through vitrification, talagang solid na yung ano niya, yung clay niya, no? Hindi na siya wala na siyang water absorption properties, no? Wala nang 1% yung water absorption property niya. So, hindi na siya mag-e-expand. Kaya magandang gamitin ito. Ready ka lang sa higher price. At saka dapat, mas mahusay na tiler ang gagamitin mo dito. Kasi nga, mahal ang materyales. Hindi siya basta-basta pwedeng masayang.
compared sa ceramic. At syempre yung cutting nito, dapat mas marunong, mas bihasa yung kukunin mong tile setter. Merong isang klase ng vitrified or porcelain tiles na tinatawag na homogeneous tiles. Mas magaganda to, no? Mas mamahalin. 60 by 60 o mas malalaki pa, 80 by 80, ganyan, sukat niyan. At mas makakapal din siya. At yung quality nito, kung ano yung itsura nung nandun sa harap, yung sa pinaka-ibabaw niya, ganun din yung itsura nung gilid tsaka nung likod. Iisang material, kaya tinawag siyang homogeneous. Kaya lang, polished yung ibabaw. Pero yung gilid niya, pwede mong ipahasa sa magaling mong tile setter, no? Para magmukha siyang granite. Tinatawag din ng ilan to na granite tiles, no? Kasi mas matitigas na mineral na yung ginamit dito, no? Same din siya ng ceramic na vitrified, no? Pero mas maganda yung klase niya. Homogeneous. Iisa yung itsura niya, no? Kaya kung ito yung gusto mong gamitin, ideal to sa mga kitchen counter, no? O kaya naman, kung talagang marami kang budget sa flooring mo, yung mas malalaking sukat, yung 80 by 80, mas magaganda yan. Kaya dahil nga mas maganda, mas magandang klase, mas malaki at mas makapal, ay mas mahal itong tiles na ito. At syempre, iingatan mo siya. Ayaw mo masayang yung materials mo kasi halos yung isang piraso nito ay more than 500 pesos. Isang piraso na 60 by 60, more than 500 pesos. So ayaw mo naman masayang yun, no? Kaya kukuha ka ng isang magaling na tile setter. O kaya bibili ka ng tile cutter para mas pulido yung pagkakakat. Okay, so yan yung iba't ibang klase ng tiles, no? Dinaskas lang natin ngayon yung ceramic, yung vitrified o yung homogeneous o yung porcelain tiles, tapos yung vinyl. Marami pa eh, no? Meron ding mga carpet tiles, no? Carpet siya, pero nakakat siya into tile size, no? Meron ding gano'n, no? At meron pang iba-iba pang mga material na pwedeng gamitin sa flooring natin, no? Ito lang yung diniscuss natin kasi ito yung common. At yun yung alam ko na yun din yung alam nung marami sa inyo. Binigyan ko lang kayo ng added information as to what are the possibilities at kung saan-saan nyo pwedeng gamitin itong mga tiles na ito. Kayo pa rin yung magde-decide, no? Pero sana nakakuha kayo ng pointers dito sa video na ito. Kaya kapag pupunta kayo ulit sa store para bumili ng tiles, alam nyo na ngayon ano yung ceramic, ano yung porcelain o yung vitrified tiles, at ano naman yung iba't ibang klase ng vinyl tiles. So, happy ako na makapagbigay ng tulong sa inyo sa pamamagitan ng mga information na ito. Kung gusto ninyong i-share din to sa iba, go ahead. I-post nyo sa inyong mga social media accounts. So, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo. Sana sa susunod uli na video ay manood uli kayo. Again, kung hindi pa kayo subscriber, i-invite ko kayo na mag-subscribe. Maraming salamat. Ito po si Architect Ed. Mag-ingat po tayo. Bye!